So ayun na nga mga bay, dumating yung pinakahihintay kong Twitter speaker na aking in-order na car sound system. No? Wala akong car pero motor ako kasi may ilalagay ko siya sa tricycle. So andito na po siya. Dumating na from Lazada. So ngayon, i-unbox natin kung talagang speaker ba talaga ang laban nito kasi mayroong iba dyan na naglagay dun sa kanyang view sa mga review doon. May naglagay doon na paang dumating is yung parang spark plug na bakal na hindi ko mawari kung ano yun. So galit na galit yung recorder. Bakit ganun yung dumating sa kanya. So ngayon, i-unbox po natin ito. Kung ito ba talaga yung aking in-order. So para makita rin niyo kung ano pa yung mga iba kong mga in-order para sa aking tricycle sound system. Manood lang kayo sa aking YouTube. Please subscribe. So as you can see mga bay, ayan. Maganda naman yung pakasil niya, di ba? Sabi ko nga kanina. So, itatry natin kung talaga speaker ba talaga yung laman ko. Hindi, yung nasa loob. No, mura lang naman to, pero importante pa rin kung mapagkakatiwalaan ba natin si sealer nito. So, i-check natin kung ito ba sa loob. So, bubuksan na natin. Ito ay, ano nga pala to, car audio tweeter speaker. So ginagamit ito sa car sound system. Ano po siya, tweeter? 4.8 ohms impedance at 12 volts. Siyempre. Tingnan natin kung ito. Ganda ng pakasil niya. Pakabama niya. Spark plug yun lang dito. Ano gagawin ko rito? Ayan. Bubble wrap. Yung bubble wrap niya is dikit na sa pinaka balot niya sa labas. So parang may kasama bubble wrap na ito. Ito na rin iba na pagbukas mo ito na sa itong ano, hindi ano yung bubble wrap. Ito ngayon may kasama na siyang bubble wrap. So ayan. So ayan po, para siyang headset. So titingnan natin sa loob. Ayan mga picture ng kotse. So titingnan natin kung ito ba yun. Mumurahin lang po ito guys, pero I think naman gagana siguro ito kasi tinignan ko po yung reviews nito. May maganda naman yung reviews niya. May isa lang doon na negative. May isa lang doon na negative reviews video. Hindi ko lang kung sinasabi bakit daw yung pinadala sa kanya. Ay, hindi daw siya speaker. Kundi parang yung bakal niya na smart plug. So ito na po siya. Ito yung laman niya sa loob. Ayan. So kung makikita ninyo, ito yung tweeter. Medyo hindi siya maganda ang pagkaano sa loob kasi wala siyang bubble wrap o wala siyang styro. Dapat ito dito talaga na ganito to eh. Talaga niya na dapat nakasil siyang ganun. So nagtaka ako bakit dapat nagaganito siya. Makikita niyo kung talagang susundin niyo itong butas. Dapat nagaganyan siya na. Pero pag sara siguro dapat talaga ganyan yan bukas mo, pero pag sinara na nakaano po dito kakalso, kaya siguro nalaglag doon sa ilalim. Pero lalaglag na lang natin. So ayan po, ito po yung speaker tweeter high frequency speaker maximum music 140 ohms po siya guys. So ayan dalawa. Ito yung double sided tape. Ayan, double sided tape po ito, no. Okay,
speaker po ina ito is mabigat po siya. Medyo mabigat po siya ang Twitter. Ganito ba talaga yung mga Twitter? Medyo mabigat. Andito po yung kanyang may built-in crossover na po siya. Kaya kahit hindi mo na siya gamitan ng crossover na pag bibili ka ng hiwalay na crossover, pwede na siyang gamitin kasi mayroon na po siyang crossover. So kung makikita niyo yung kanyang tawag dito, yung brand, no? Kung hindi mo babasahin ng maigi, ang basa niyo po niyan ay Pioneer, no? Pero dahil hindi siya Pioneer, so kung babasahin mo siya ng maigi, ang ano niya po ay Sininer po siya, ha? Ayan, P tapos C. Pwedeng basa ay Sininer, di bahala na po kayo kung paano niyo basahin. Basta hindi po siya Pioneer. Ito po ay built-in crossover. Kaya kung maglalagay po kayo nito, pwede nang direkta na diretso sa ampli nyo kasi may built-in crossover. So ito po siya. Ayan. So speaker po yung dumating. Sakto dun sa in-order ko, pero hindi ko pa ito matry ngayon kung ano ang tunog nito kasi hindi ko pa po pwedeng i-ano ito hanggat hindi ako makakauwi sa amin sa Laguna. So hanggang ipon-ipon na lang po muna ako ng mga gamit. Ayan. Twitter speaker po, car audio, 12 volts, 4 to 8 ohms impedance. Ayan. So legit siya, hindi ko lang alam kung gagana to kasi parang medyo mayup itong isa, pero sige lang, wala namang problema yan, at least as long as po hindi po nabubutas, yung pinaka-speaker mismo, kasi pag nabutas po ito nasa loob, sa gilid nitong silver, hindi na po siya gagana. So ipapakita ko lang din po sa inyo yung na-order ko sa Lazada rin na po, 4 ohms 500 watts na ampli. Maliit lang po siya. So meron na akong Twitter, meron na akong ampli. So hindi ko na po siya na-video at pag-unbox kasi tinignan ko talaga doon sa seller ko o sa deliver ko talagang ito ba yun. So ito nga dumating na. So nauna itong dumating kasi dito sa kwan. So ibabalik na natin. Tayong ampli 500 watts. Meron din tayo Twitter speaker. At yung mid-range po natin, mga karay. Papakita ko lang po sa inyo mid-range, para yung mid-range speaker po natin. Isasama ko na lang ito sa vlog na ito kasi yung dati yung isang vlog is wala po. Ayan, charan! Ito po yung ating speaker, mid-range. JBL GT7-6. So, dalawa po ang laman nito sa loob. Dalawa po ang laman niya sa loob. Ganito din po ang itsura. 4 ohms. 4 ohms impedance po ito. Kaya, sakto lang po ito sa ating 500 watts na 4 ohms to 8 ohms na ito. Ay, 8 ohms ba ito? Sure po lang, ha? 4 ohms lang pala. So pang tricycle lang po talaga siya. Pero pang 12 volts. So ating mid-range JBL GT7-6. Ito ang pang mid-range natin na gagamitin. So maganda din po, guys. So, papakita ko lang sa inyo kung ano laman ang loob ng speaker natin. So ito po siya. Ang bango niya, ang bango ng karton. Ayan po ang ating speaker.
original. Nag-sale po sila, guys. Nabili po ng 1,950 yung dalawang pares. Ngayon, binalikan ko po yung store. Tinitingnan ko kung magkano na, kasi may nakita ako sa na post na ganito. Mahal. Mas mahal pa rin ito kasi sa akin. So, binalikan ko yung seller nito. Pagtingin ko, guys, yung parehas na pinagkukunan ko is 3.5 na po siya. Dalawang piraso. GBL na ito. 3.5 na po. Mid-range speaker. Ayan. So, good luck sa aking paggawa, kasi ako lang din ang gagawa ng box ko. Ako lang din magwawiring lahat. So ako na. So ako na marunong. So good luck sa akin at sana all well goes well para sa aking tricycle. So sa susunod kong vlog abangan ninyo, kasi bala kong kumuha ng subwoofer GBL din. Ayaw kong kumuha ibang brand kasi pangit yung mga tunog ng ibang brand. So ito pa rin yung puni ko, GBL pa rin. So I'm a fan of GBL. So yun lang, babalik na natin ito. So hindi naman siguro ako ipapahiya itong GBL na ito, kasi sa nakikita ko ito yung ano niya, screen takip screen. Ginagawa ko, guys, iniipon ko pati yung resibo. Yung resibo hindi ko winawala, kasi pagka once inuwi ko na ito sa amin, kasi nasa staff house ako ng aming kumpanya, pag inuwi ko na ito sa amin, baka haharanin ito ng gwardiya, sabihin linakaw ko dito sa loob. So mas maigi na yung merong tag, mas maigi na yung merong tag na merong tag resibo may papakita. So ito na aking GBL mid-range tweeter speaker at amplifier. So malapit ang mabuo, kailangan ko lang ng pera para makabili ako ng subwoofer. 800 watts lang yung kukunin ko sa GBL pa rin, yung GBL 810 8 inches po siya. So marami akong views na nakita na maganda talaga siya. So hindi ko may recommend yung sealer kasi hindi ko pa na-testing to hanggat hindi pa natin malalaman yung tunog dito, saka lang tayo magre-rate na maganda sa kanya. So sa ngayon, approve, kasi dumating naman yung tweeter speaker natin. Hindi ko nga lang alam kung gumagana to. So yun lang, at abangan nyo lang sa susunod yung subwoofer pagka nakabili na po ako. So ayun mga bay, tapos na po yung unboxing natin dito sa Lazada. So okay siya, approve ako sa sealer kasi dumating speaker naman talaga, tweeter speaker, hindi naman siya parang spark plug na bakal, no? Gaya nung nakita ko sa review. So okay siya, marirecommend ko, pero hindi ko pa nga lang na-testing. Yun nga lang, hindi siya highly recommended kasi hindi ko pa na-testing yung speaker na to. So pagkatapos natin itong matesting, subscribe na kayo sa aking YouTube channel para makita niyo kung paano ko iwawiring at gagana ba talaga o maganda ba ang tunog ng mga speaker na binili ko through Lazada. So ang payo ko lang sa mga gustong order ng mga ganito is titingnan niyo po yung review. Hindi lang po yung items kundi yung review, kung maganda ba yung mga feedback doon. Pag may mga review kasi na pangit, so huwag na lang kayong tumuloy, baka ma-scam pa kayo. Kasi hindi lahat po ng meron sa Lazada is maganda. Meron ding mga seller na talagang mang-aano din, manluloko. So, yun lang. Approve siya para sa akin. Salamat sa panonood.